Yabang mo? Bulit ka ba? Sir, hindi po, sir. Bakit busina ka ng busina? Sir, sila nga po itong busina ko eh. Tingnan nyo. Wala ako, tingnan nyo ako. Sinasabi ko, sir. Hindi naman sira, lakad-lakad ng busina mo kanina eh. Hindi po, sira po, wala po. May marasalik ko lang po. Sige ka na! Opo, sir. Gusto kang kita eh. Hoy! Huwag kang busina na busina! Kasi ako na pagbibintangan dito. Oh, sige, paliparan nyo na yung mga sasakyan nyo. Sa ulo nyo. Di ba sabi ko sa inyo walang masusugal dito? Eh, sir, maliitan lang naman po ito eh. Tsaka katuwa lang po. Mga ganun, araw-araw kayo nagkakatuwaan. Pagbibigyan ko kayo. Pagitok, Cruz. Cruz, laya kayo. Pagkara, kulong lahat kayo. Sir, naman. Sir, naman. Ayaw nyo pumayag. Sige, sir. Sige, sir. Sige, sir. Ano nga nakatawa? Grahit na! I feel nice. A sugar and spice. Hello. So good. Yeah.
Adik ka, adik ka. Upok ka. Ang alam ko, hindi ka na dating eh. Oh, oh, siya, 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 dito. Akala ko, hindi ka na dating na. Magagawa ko ba naman sa inyo yung Mang Melo? Eh, taon-taon ako lang bisita nyo ah. Tama yan. At saka, handa ko na paborito mo. Mainit siya. Di pa rin kayo nagbabago? Tsaka pa rin at tikoy? Good for the health yan eh. Tubig lang ang puhunan nyo dito, Mang Melo. Yan. Magaling sa katawan yan eh. Oh. Ang palakas ng katawan. Oh, Kong Hei Pachoy. 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 Salamat. Kong Hei Pachoy. 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 Ramon, sumunod ka sa akin. Oh, akong ko. Ano klase ka, Tiny? Kalahi mo, pakulong mo. Mali ba gawa ko? Kriminal yung tao. Siya kasama mga kidnappers. Bago mo siya pakulong, sana tinanong mo sa akin. Sana kinausap natin. Hawak ko marami ebidensya, Mr. Kahit na! Tayong mga Chinese dapat tulong sa isa't isa. Sa tingin ni Batao, siguro lahat tayo sira. Tayong mga Chinese, kriminal. Wala akong magagawa. Siya kriminal, dapat lang siya kulong. Ako, leader. Crusade for peace and justice. Gawa ko lang trabaho ko. Dapat nga ikaw tuwa. Dahil sa grupo ko, madami ng bawas, kidnappers dito sa Chinatown. Baka naman ikaw galit dahil ikaw meron alam. Ikaw huwag bintang sa akin, Mr. Tanchoko. Lumapit sa akin asawa ng pinakulong mo. Sabi mo, sa kanya ganito. Kapag hukuman ang patunayan kanya asawa, wala kasalanan. Ako tigil na sa akin trabaho. Pero isa lang ang sabi ko sa'yo. Ako hindi titigil hanggat meron mga kidnapper dito sa Chinatown. Sila man Chinese o Pilipino. Problema ba? Mukha mainit inyo ulo. Hindi ko gusto. Sabi sa akin niya, Mr. Lee na yan. Para ba gusto niya, tiptahan ako sa lahat na akin gawa. Vamos. Thank you.
Hoy! Walang pinipiling araw ni oras ang mga hayop na demonyong yon. Pati iba naman mga ordinaryong mamamayan at matitinong negosyanteng incheck eh, dinamay pa niya. Sa lang nangyari dyan, Chief. May nasa kasama sindikato yan. Yun ang dapat natin malaman. Bakit pinatay nila si Ramon Tachoco? Ito'y kilalang tagapagtanggol ng mga incheck dito sa Chinatown. Ako natututok dito. Alamin ko kung sino dapat managot dito. O sige, Jack. Pero tandaan mo, mag-iingat ka. Wa chinchabo wahi inwi isilo ia ok kui choi dan pa choi tijala nalambo wat tangcho bolang e ieng wang tangcho ko chang china ta lan wa ying Wai. Tama ang gawa mo, Jack. Pag ikaw may problema, ikaw puda kibuda. Jack puda tulong sa'yo. Sa ngayon, Mang Melo, kayo lang alam kung makakatulong sa akin. Ano tulong gusto mo bigay ko sa'yo?
Romelo, isa kayo sa mga pinakamatagal nang naninirahan dito sa Chinatown. At sa pagkakakilala ko po sa inyo, wala akong nakakaligtas sa inyong mga mata sa mga nangyayari dito. Ano ikaw ibig sabihin na late? May totoo yung mga nakalabang ko nung mapatay si Ramon Tanchoco. Sa ginawa ko paghahanap, napansin ko na pawang mga kriminal na incheck lamang ang may ganitong klaseng tato. Kung tama isip ko, siguro alam ko ibig mo sabihin. Ano ho yun? Mayroong usapan ang mga incheck yan, ha? Tungkol sa samahang incheck dito sa Chinatown. Anong samahan ito? Dragon? Dragon? Pero alam mo, sabi niya dat, yung dragon yan. Mm-hmm. Sila hawak lahat sindikato dito Chinatown. Illegal gambling, drugs, prostitution, counterfeiting, white slavery, lahat illegal hawak nila eh. Imposible yata ang paniwalaan niya, Mang Melo. Sa laki ng illegal na hawak nila, imposibleng hindi sila sumabit kahit isang beses. At imposible rin walang magsalita tungkol sa grupong ito. Alam mo, Jack, kami Chinese mero ugali. Siyempre, protekta namin kababayan. Nakakita ka na Chinese, sinumbong ang mali ng kapwa-inche. Para. Sa madaling salita ko, naniniwala kayo may grupong dragon. Ganon. Pero ingat ka, kung totoo yung dragon yan, maraming grupo yan. Kung kaya nila patay iba tao, kaya nila pakamatay. Para puti bulaklak yan, hawak ng dragon sa tato. Bulaklak maganda, andyan ngayon bukas wala na. Sila, pwede sila pakamatay para sa kanila dito. Ako masaya, Mr. Chua. Lalagay na rin si Elma sa tahimik. I know you love your daughter very much. Huwag kayo mag-alala, Mr. Lee. Sigurado ako dahil mabait na bata ang aking anak. Kaya kung kabutihan at tunay na pagmamahal ang papakita ni Elmer kay Abigail, sigurado ako ganoon din matatanggap niyang pagmamahal mula sa aking anak. Mali. Mali yan, Mr. Chua. Sa aming pamilya, ang lalaki kahit mali, dapat kampi pa rin ang babae sa kanya. Buti pa, ituro mo yan kay Abigail habang maaga. Kundi, si Elma ang magtuturo sa kanya. Lisa! 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 Lisa, sandali! Lisa! Uy! Lisa! 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 Tulog man o gising, Lisa. Inumulto pa rin ako ng nangyari sa'yo. Nakikita ko pa rin yung mga paghihirap mo. Narinig ko pa rin yung halakaka ng mga taong pumatay sa'yo. Hindi ko matahimik. Kaya patawarin mo ako kung hindi mo na ako makakabalik dito. Ito na huling punta ko. Babalik na lang ako dito kapag sigurado na akong nasa ilalim na rin ng lupa yung mga tao dapat managot sa pagkamatay mo. Sige.
Dala kong pagkain, panay trabaho yeah. ka na lang. Gilan. Baka mangangayayat ka, kumain ka naman. Ano ba yan? Kaso ni Tancho ko, magkakapatay sa kanya. May lead ka na kung sino tumira dyan? Wala pa nga eh. Tutok sa buwan nga itong ginagawa ko eh. Sir, may balita ko sa'yo. Ano? Patay na si Ninoy. Sir naman oh, seryoso to. Imprinta ng Peking Dollar. Baka gusto mo puntahan natin. Dante, kumpleto na ba yan? Tawag na sa akin, kliyente. Kailangan na deliver na tayo. Boss, wala nang problema yan. Sabi mo sa mga batang mandala. Meron muna ng $100 mo. Yan. Oh, boss. Alin dito ang dollar mo? Ito. Hindi yan, boss. Ito. Peggy, ito. Good, good. Good work. O, sige. Impake na yan. Hindi tayo dapat na magsayang ng oras. Ante, pag ikaw deliver na, gawa ka pa mga 3 million. Yes, boss. Okay. Boss! Boss! Huh? Yan, mga polis. Hindi na to. Wala pa rin sabi, wala tatakbo! Kunin lahat ng ebidensya! Kunin! Kunin lahat ng ebidensya! May mga baril! Kunin lahat dyan! Sir, wala na lang itong kaunto. Sir, wala din kayo mga baril, sir. Lahat, sir. Wala, sir. Teka, teka, sandali, Mr. Policeman. Baka mali kayo ng paso. Ano ba kaso namin? Sir, liliyap yung ebidensya natin. Wala tayong laban dito. Eh, bakit may mga baril yan? Polis ba yan? Polis ka ba? Yes, sir. Hindi kami mga polis. Pero kung teto mga papeles sa amin. Tignan nyo mabuti yan. Please. Sir, kompleto mga papeles. Ayaw! Sir, hindi mo pwedeng huliin yan. Kompletong papeles yan. Wala akong pakialam. Lahat! Sir, nakita ako doon sa monitor. Marami palang kamerang nakakalat dito. Kaya pagpasok natin dito, kitang-kita tayo. Ebidensya. Nakita na natin kanina may ebidensya eh. Aliwa-liwanag, nakita natin may mga dollars kanina eh. Magkara pa sila ng isa. Mr. Policeman, akin yan. Totoong dollars yan, huwag mo kong interesan. Kanina ko ba hahanap yan eh? Finders keepers! Huling lahat ang may mga baray! Dalhin lahat yan! Lipistigan! Tignan natin kung ito ang mga papel niyan! Hili! Tumuli na! Tumuli na, sir! Oh. You're lucky. They've chosen you as Irma's wife. You should be happy. Paano ako magiging masaya? Paano ako magiging maswerte? Basta nyo na lang ako pinagkasundo, hindi nyo man lang ako tinanong. Abigail, huwag ka magsalita ganyan sa papa mo. We just want to be sure you have a good life. Ang problema nga ho, kayo lang ang may gusto sa kanya. Eh, hindi naman kayo makikisama sa kanya eh. Ako. Hindi nyo ba naintindihan yun? Ay, stop it, stop it. You know our tradition. Makulang pipili sa makikiasawa anak sa babae. You just obey what we want. Kung tutuusin, Papa, hindi na ako sakop ng nilulumot at walang kwenta niyong kaugalian. Dahil dito na ako lumaki. Abigail,
Kagaya nyo, in chicken dugo ko, pero Pilipino ako. Pwede ba? Pwede ba? Huwag na kakatsuran. Ito tandaan mo, ha? As long as I am your father, you have no right to refuse me. Ha? Kung ikaw hindi susunod, ikaw alis na! Abigail! Di what, lie? Oy, sandali, sandali, miss, sandali. Ha? Sandali. Bakit? Uy! Ha? Ba't mo naman inaaway to? Eh, sira ulo to eh! Niloloko niya ako eh! Bakit niya niloloko? Sabi niya, mag-wait lang daw siya, yung pala may babae siyang hinatid. Eh, sinakay pa niya doon sa jeep! Sinong babae yun? Sandali lang! Labo mo naman pala eh! Babaero ka naman pala, pare! Sabi mo mag-waste ka lang tapos may ahatid ka pala. Sino yung babae na yun? Eh sabi ko sa kanya, auntie ko yun. Ayaw niya maniwala. Anong gagawin ko? Anong arte yung pinipasa sabi sandali, mo? Sandali lang, ma'am. Auntie lang naman pala eh. Eh bakit mo pagsisilosan yung tao? Eh, auntie lang yung hinatid na mag-anak. Bakit mo pagsisilosan? Hindi niya auntie yun. Hindi mo auntie yun. May auntie bang hinali ka dito sa labi, ha? May auntie ba? Uy. Ganun talaga eh. Pare. Meron ba namang auntie mo? Hahalikan mo sa lips, sobra naman yata yun. Napakalaki mo naman yata para humalik ng lips to lips sa auntie mo. Anong magagawa ko? Ganun kami magmahalan. Ganun kay ka-close? Oo. Kalukuhan yun. Kalukuhan yun. Auntie mo, halikan mo sa lips. Nako, may... Yun na nga eh. Ay, nako. May auntie ba, ha? Okay. Auntie! Ha? Sandali lang! Sandali lang! Huwag na kayo mag-away! Ano ko ba? Ikaw kayo na ka pa! Tama na! Huwag ka na! Ito po sabi na yan eh! Ito sadya yun ha? Eh, na... Walang iya ka! Ano? Pati asawa ko, sinasansikan mo eh! Hindi ko nga sadya eh! Inaawat nga kayo! Away kayo ng away! Nagmamaang-maang ka ba? Huwag mo ko tutulak ha! Pulis ako! Eh, look, pulis ka! Tarantado to! Walang iya ka! Asawang siya! Asawang ba yan? O sige, magsama kayo! Asawang pala kayo, naawat na kayo eh! Anong gusto nyo? Away, ha? Away kayo ng away, tapos nadamay pa kayo ng ibang tao. Okay ka lang. Pa kayo rito. Bukas sa loob ng bahay, mag-away sa susunod! Dito! Okay, hinahalikan sa lito. Huwag mo sabihin papayag ka. Anong gagawin ko? Kung ako sa'yo, paglaban mo yung katwiran mo. Tumanggi ka. Kung palayasin ka, edi umalis ka. Saan naman ako pupunta? Hindi naman yata ganun kadali yun eh. Alam ko yun. Pero mas mahirap yata yung makisiting sa isang lalaking hindi mo gusto. Kahit mga magulang Abigail. Walang karapatang pakialaman ang damdamin ng mga anak. Hindi lang damdamin ang isyo dito. Buhay mo. Kaligayahan mo. Siya, ebidensya na huli ko ng kailangan para ebidensya. Bayo. Ihanda mo mabuti ang kaso, attorney. Hindi ako papayag na hindi siya mabigyan ng leksyon. Ang abusadong pulis, na katulad niya, dapat inaalis sa serbisyo. Tingnan mong gawa sa akin. Inabala na ako, iniskandalo pa. Yung pala siya, wala ebidensya. Dapat sa kanya, sa traffic, o barangay tanod, o may trade na lang. Attorney, ano nga ba yung kinakaso niyo sa akin sa kanya? Illegal arresto? Oo, oh, bakit? Ano? Sige, nagtadyo yun sa kaso ko! Tarantado ka! Bumulot ka? Tarantado ka? Bumulot ka? O ano, bumulotan tayo? Gumawa ka na naman ng gulo. Pambihira ka o. Hindi ka ba nahihiya nun? Pulis ka nga naturingan. Ikaw pa ang gumawa ng gulo sa courthouse. Eh, sir, eh. Pasensya na kayo. Minura ako na in-check eh. At pinatulan mo naman. Pambihira ka. Kaya ka tinatawag na war freak dahil sa ugali mong yan. Matignan ka lang na masama, nananapo ka. Masagi ka lang ng kote, nagwawala ka na. Madanggil ka lang, gusto mo nang pumatay, ano ka? Abay, mas marami pa yung kaso mo kaysa rin sa hinuhuli ng mga kasama mo eh. Pabayaan nyo sir, hindi na maulit. Sobra nang ginagawang pakikialam ng Jack Yamas niya. Kailangan! Kilos tayo pa agad! Dahil kung hindi, patay negosyo natin sa Chinatown. Papa, kung tatahimik lang tayo, hindi natin magagawa maghari dito. Sa tingin ko ang dapat sa kanya, itumba na. Lahat ng hadlang sa ating grupo, kailangan patayin. Patulad ng traitor na si Ramang Tanchoco,
Huwag masyado mainit ulo nyo. Kailangan humanap tayo iba paraan para makumbinsiyan. Importante, hindi madiskubre ang grupo natin. Ako na bahala sa kanya. Pinabibigay sa'yo ng boss ko. Kapag kumakain ako, ayoko may nanginigan. Mukhang maganda makipagkaibigan niya sa amo mo. Oo. At pinasasabi niya sa'yo na kung magiging mabait ka, dodobleng perang hawak mo. Idadagdag niyo sa'yo. Kada linggo. Talaga? Okay. Talagang okay. Kung gano'n, nagkakaintindihan na tayo. Pinapay ko yan. At hindi pa tayo nagkakaintindihan. Kung kulang pa yan, handaan niyang ibigay sa'yo kung gusto mo. Sabihin mo sa amo mo. Kanya na yung pera niya. Sa lahat ng ayoko, yung iniistorbo ako sa pagkain. Ano? Matapang ka lang kung may dala kang baril eh. Ano? Gago, pulis ako. Dapat talaga may baril ako. Sige, ito ba? Ito. Tama na yan. Nagkakaalaman na tayo. Tandaan mo ito, Jack. Kikita pa tayo. Umalis na kayo. Hoy, liga. Liga rito. Liga rito. Sir. Sino ka? Driver po. Driver? Opo. Eh bakit nakaitim ka rin katulad nila? Eh may patay po sa amin. May patay sa inyo? Opo. Ihabol mo sa kanila, balik mo. Opo. Driver ka pala, naiiwan ka rito. Opo. Bisa mo na. Kain tayo. Sigurado magiging mabuti sa buhay sa Abigail, ha? Mabait sa Elmer, ha? Siya siguro alaga sa Abigail. Oh, pero kailangan sigurado, nadalo kayo sa kasal, ha? Nadala kayo regalo. Siyempre, siyempre. Kailangan dala kayo regalo to, ha? Siyempre. Pag wala dala regalo, wag na kayo nadalo, ha? Sa Abigail, wala sa kwalto. Ito lang nakita ko. Bakit, ano? Maawa ka sa mga anak ko. Wala naman kaming ginagawang masama sa'yo eh. Baka wala mo na naman kami oh. Hindi ako magsusubot mga pulis. Maawa ka na. Hoy! Umihindi kayo! Patayin ko kayo! Ha? Masasak ko na mga anak ko! Hoy! Anong lagay natin dito? Sir, nandun pa rin yung sa loob. Kasama yung hostage niya mag-iina. Kayo mga pulis! Di ba sinabi ko sa inyo umalis na kayo dyan? Binibigaw ko kayo ng isang minuto! Para sumunod sa pinag-uutos ko! Dahil kung hindi, papatayin ko mag-iinang ito! Ah! Sabihin mo sa mga bata natin na magpapaputo ka. Papasok ko sa loob ng bahay. Pero anong baril mo? Sir? Kaya anong baril mo? Puputok ba ito? Mukhang gawang dalaw ito. Hindi, sir.
naman sa akin! Mahawag! Tigil! Wag! Mahawag ka sa mga alam mo! Maawa ka sa akin! Maawa ka sa akin! Lalabas ako, pare! Ibababa ko ang baril ko! Ha? Gusto ko lang malaman kung anong kailangan mo para maibigay namin! Eto ako, ha? Ito ang baril, nakataas! Ilalagay ko dito ng daan-daan to! O yan ang baril ko. Siguro naman wala ka nang dapat ikatakot. Wala na akong armas. Bata-bata mo pa eh. Bakit mo ginagawa ito? Malaki pa pag-asa mo sa buhay. Maganda pa kinabukasan mo. Kaya mabuti pa, sumuko ka na, sumama ka sa akin. Ako ang bahala sa'yo. Pinapangako ko sa'yo, walang mangyayari sa'yo. Hindi nila magagalaw kahit malahibo mo. Huwag mo na ako tuwin! Hindi ako gago! Nakatulad mo! Sino may sabi sa'yo magkakasundo tayo? Ha? Lange, pareho lang kayo mga pulis! Tapos sukuhin niyo ako! Pagkatapos! Ano? Sa sorry face nyo rin ako! Ah! Ah! Apat na taon na. Ano ko ba naman? Malungkot ka pa rin. Nagnunuksa ka pa rin. Chris, alam mo kung gaano ko kamahal si Lisa. Alam mo rin kung gaano ako nasaktan sa kanya. Kaya kung di mo alam, manahimik ka na lang, ibahin na lang natin ang usap. Sige. Kaya lang, nahibos kayo ko ni mo ron. Nalimta na ni mo. Kaya bahagod ka nga, kadlawa na ako ko ron. Uy! Uy! Happy birthday! Hindi ko makakalimutan yun. Ano makakalimutan? Talaga si Chris. Paano ko makakalimutan yun eh? Ililibre mo ko ngayon. Thank you, sir. Happy birthday. Kaya lang, pasensya mo na yung pupuntahan natin. Tumuturo lang yun. Akala ko makakapasok na ako sa Manila Hotel eh. Eh palagi ko lang nakikita sa labas yun eh. Natatakot akong pumasok, baka singilin ako sa pintuan pa. Tayo. Oh. Oh, yan oh. Okay. Okay. Aray. Alam mo namang, yan lang ang nakayanan ko eh. Ito, ayos na to. Alam mo naman tayong mga pulis. Konti na sweldo. Thank you.
Amerikanong kambing, oh. Kumamalasin ka nga naman, oh. Miss? 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 Kailan ako may nahabol sa kakinimatay? Sino ba ito? Bigat na. Kinalulungkot ko ang nangyari kay Chris. Alam kong galit ka, kaya siguro maaaring magbakasyon ka muna. Sir naman, inaalis niyo ako sa kasong to! Kilala kita, Jack. Maaaring paminsan-minsan ay napagpapasensyaan mo atraso sa'yo. Pero hindi ang sa kaibigan mo. Kung pababayaan kitang umawak ng kaso, baka maging personal ang lakad mo. Sir, alam ko namang ako ang punteriyan ng mga taong naka-enkwentro namin kahapon eh. Kung hindi dahil kay Chris, ako na ngayon ang piglalamayan. Binigay niya ang buhay niya sa akin, dapat gantihan ko lang yun. Yan nga ang kinatatakot ko. Yung pagganti mo. Alam ko naman may kinalaman to sa paghuli ko kay Edison Yu eh. At sa tangka nilang panunuhul sa akin. Sa madaling salita, tama yung dinadaanan ko, may nagugulo ako mga grupo, kaya gusto nila akong patahimikin. Sir naman, nakikiusap ako sa inyo. Bigyan niyo naman ako ng pagkakataon na mabigyan ko ng katarungan ang pagkamatay ng isa sa mga matatapat yung mga tauhan. Ako ang hingi pasensya sa kawa aking anak, Mr. Lee. Pero aking pangako, kami hahanap sa kana. Hindi kami titigil hanggang hindi nakita sa abi, Kyle. Hindi lang ako ang ilagay ng anak niyo sa kahihiyan, Mr. Chua. Pati na pangalan namin. Ibali. Ibali. May dalawang linggo pa bago kasal siya. Kailangan hanapin niyo, Abigail. Oh. Hahanapin din namin. Mamamuti. Nakakalat na mga tauhan ko sa buong Chinatown ko pa. Kung nandito pa si Abigail, imposibleng hindi nila makita yon. Ako sa'yo, ha? Sige, gawin mo! Tutal, nakita mo ng lahat sa akin eh! Tsaka, nilamutak mo ng buong katawan ko! Hoy, pag hindi ka tumigil sa pagbibintang mo, babarilin kita. Anong ibig sabihin ito? Nang ano? Itong katawan ko, bakit ako nakahubad? Sino maghubad sa akin kundi ikaw? Anong malay ko dyan? Aga-aga, away kayo ni Sir Jack ko, ha? Good morning. Kumusta na pakilamdam ng alaga ko? Mabuti-buti naman ho. Ay, siya nga pala. Ako gawa hubad baro mo. Ha? Yung damit mo, ako gawa hubad. Ako gawa laban-laban na. Kayo hong nagubad sa akin? Oo. Kasi, utos Sir Jaco, alagaan ka mabuti. Kaya, punas ko katawan mo. Sige na, Alan Johnny, huwag nyo na siyang pakainin yan. Sabihin lang kami kakain mamaya. O sige ha. Iwan kita na, kasi ako gawa pa luto sa kusina. Ay, Johnny! Ano? Nakaalis, ha? Kaya sikasuhin lang ako sa pasinto. Pulis ka? Oo, bakit? Wala. Ay, Johnny! Ipagkain, wala pa! Pagkatapos ng trabaho ko sa pasinto, ihatid kita sa inyo. Wag, dito na lang muna ako. Pag nakita ko ng mga humahanap sa akin, huhulihin-huli nila ako. Alam mo, kagabi pa ako nanghihiwagahan sa'yo. Sino ba yung mga humahanap sa'yo? Galing akong probinsya. Kasama ako ng mga babaeng nirecruit para daw maging katulong ng isang mayaman dito sa Maynila. Pero yun pala, ibebenta lang kami sa kasa. Buti nga nakatakas ako eh. Alam mo, malabo yung statement mo eh.
Maganda ka. Hindi ang itsura mong ginagawang katulong. Eh, kaya nga sa kasa ako babagsak eh. Sige na naman. Dito muna ako titira. Ipaglalaba kita, ipagluluto rin kung gusto mo. Huwag mo lang muna akong paalisin. Ulis ako. Kung gusto mo na lang, i-report natin yung nangyari sa'yo. Basta ituro mo lang sa amin yung lugar na pinagdadalan sa inyo. Kami na bahala doon. Tapos pwede ka na umuwi sa probinsya nyo. Naku, sir, ayoko nang bumalik doon. Bakit na naman? Malupit kasi yung tsuhin ko eh. Mula nung mamatay ang inay ko, lagi na niya akong sinasaktan. Baka binubola mo lang ako. Si sir naman, mukha ba akong mambubola? No, kumain ka ng kamatis. Thank you. Lahat ng tao sa Pilipinas kumakain ng kamatis. Pati nga yung bagong tuloy, nangangamatis. Nangangamatis? Basta kumain ka lang. Ang sabi ho niya sa amin, ipapasok daw po nila kami ng katulong. Yung pala, ipagbibili lang po kami. Marami ba kayo? Oo, sir. Pinakilala ka ba doon sa mga kasamahan mo? Hindi po, sir eh. Kasi galing sa ibang probinsya yung mga naging kasabayan ko. Nakilala mo ba kung sinong sumalubong sa inyo kanina? Alam ko, sir. Narinig ko po sa recruiter at sa incheck na bumili sa amin. Sigurado ka? Aray! Boss, ito na yung mga napili mula sa huling shipment natin. O sige, dali na mga yan kina Mrs. Corpus. Na namin ang buong Chinatown, Elmer. Pero wala pa rin makapagturo sa amin kung saan namin maaaring makita si Abigail. Ang sabihin nyo, talagang wala kang silbi. Lahat ang ipagawa ko sa inyo, lagi kami palpak. Inalis na nga kayo ni Papa kay Jack Yamas dahil doon sa nangyari sa restaurant. Tapos pati yung problema ko kay Abigail, hindi nyo ako matulungan. Huwag na magalala, Elmer. Hindi kami titigil hanggap di namin nadadala sa'yo si Apike. Huwag kayong mga ako gawin nyo. Sa isang linggo nakatakda ang kasal namin. Kapag hindi natuloy ang kasal namin ni Abigail dahil sa katangahan nyo, ako ang papatay sa inyo. Elma, patay na ang ninong Benito mo. Si Jack Yamas.
Ano pong tinatayo-tayo mo dyan? Halika na, baka lumamig ka yung pagkain. Lisa? Babalikan mo pa. Alam mo, mapapaliwala mo ako sa iyong drama. Nagkakamali ka. Pasensya ka na. Sabi na, bakit hindi ka pa natutulog? Hindi kasi mawala sa isip ko yung ginawa ko sa'yo kanina. Pasensya ka na ha, nabigla lang ako. Ako nga dapat humingi ng pasensya sa'yo. Mali pa rin ako, Jack. Dapat nga, natuwa ako nung napagkamalan mo akong si Lisa. Ibig sabihin, mabait din ako, tsaka maganda. Napagkwentuhan nga pala namin ni Aling Shawnee si Lisa. Nalaman ko yung tungkol sa nangyari sa kanya. Sabi na, matulog ka na. Totoo nga yung sabi ni Aling Shawnee. Ayaw mong mapag-usapan si Lisa. Sorry ha. Hindi naman sa ganun. Iba kasi si Lisa. Mabait siya. Masayahin siyang tao. Mapagmahal. Walang oras na hindi kami masaya pag magkasama. Siya lang ang nakakapagpatiklop sa akin. Hanggang sa tarantaduhin siya ng mga hayop na yon. Biglang kumuho ang mundo ko. Nawalan ng halaga sa akin ang lahat. Dahil siya ang buhay ko. Nang mamatay siya, nag-iba na ako. Kino to? Siya yung sinasabi ko sa inyong i-score ng bato. Sige, kapapanyan! Bakit niyo naman kailangan gawin yan? Parang hindi niyo naman ako kilala. Baka naman pati ako gusto niyong kapapan. Hindi na. Kilala na kita eh. Kung bata mo, hindi. Tama rin daldalan niyo. Nasaan yung bato? Masyado mainit ang ulo nitong bata mo eh. Ilang bahis ko rin ito? Kalahating kilo. Tara! Lahat eh. Magkano? Kalahating kilo. Ha? Itundaan. Itundaan? Itundaan. Ito. O yan, itundaan. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Ang isasama mo dito, kumidyante. Hindi katulad ng mga dinadala mo rito. Seryoso. 700,000. 700,000? Hindi 700,000. Kaya ko eh. Dadagdagan ko ito. Pulis ako. Arestado kayo. Kaya niyo maniwala. Meron din ako niyan eh. Ito. Hinili ko pa sa kiyapo. Baka yun sa bata mo, peke.
Kulis talaga ako. Nakabaraan na natin, bata. Ako? Medyo. Oh, major problem! Sige! Sige, tutukan tayo. Ha? Tutukan nyo! Huwag kayo magbaro! Lason! Bulot! Tutukan mo! Tama yan. Tara! Lason! Meron pa sa taas! Ha? Oh! Alam mo na gagawin, Lason? Ha? Tama yan! Sige, kasi nyo! Huwag kang kukurap, Lason! Tutukan natin! Tama yan tayo! Huwag kayo magbabamunta! Ha? Na ngayon. Jack, wag! Kailangan pa natin yan. Oo nga, sir. Kailangan niyo pa ako. Sige, yes, kailangan ka pa. Opo, opo. Kunin mo lahat ang ebidensya. Kwento sa akin, meron kang tinatago. Yun ang gusto ko malaman. Wala na akong dapat sabihin sa'yo. Kung ayaw mong maniwala sa akin, bahala ka. Dali! Tawarin mo ako. Ibigla lang ako. Hindi naman ulit. Pangako. Pati na tayo. Thank you.
Tingin tayo. Hindi na ito pwede, Papa. Hindi ko na kayang lulukin ang pakikialam ng Jack Leamas ngayon. At lalo hindi ako papayag na maulit yung nangyari kay Rachel noon dahil sa pulis na yon. Alam mo, huwag mong idaan sa init ng ulo, Elmer. Ako rin. Gusto ko rin ipaghiganti si Benito. Pero, kung ipaghihiganti natin siya, kailangan alagaan natin na hindi lantad ating grupo, Dragon! Lagi nyo lang sinasabi yan, Papa. Pero hanggang ngayon, patuloy pa rin ang pakikialam ng Jack Leamas ngayon. You listen, Elmer. Gawin mo ang gusto mong gawin kung punong dragon ka na. Hello? Hello, Jack. Manyason? Magkita tayo ngayon. Mayroon bagong tip para sa'yo. Okay na lang. Bakit na nag-iisa ka lang? Huwag mo nang sa iba. Okay, saan yan? Time. Kung alam ko yan. Hihintayin kita, ha? Hajak? Darating ako. Bye-bye. Good. Hoy, patawarin mo ko, Jack. Nelson? 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 Nelson! Nakita ko na mga ebidensya laban sa iyo, Jack. Mabigat. Mabigat itong kaso mong to. Hindi ko kayang arreglo. Wala akong kasalanan, sir. Kilala niyo naman ako, eh. Tsaka, maaaring may pagkakamali ako, pero hindi ko ugaling pumatay ng taong walang kalaban-laban. Frame up to, sir. Hindi mo na ako kailangan kumbinsihin, Jack. Pero, sir, ibig niyo ba sabihin yun, tinatalikuran niyo na ako? Hindi kita iniwan mo. Bakit kita tatalikuran mo? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag mong pe-personalin ang kasong to? Pero anong ginawa mo? Sir, tulungin niyo si Abigail sa bahay ko. Delikado ang buhay niya. Bigyan niyo siya ng proteksyon. O kaya sundin niyo siya, sir! 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 Sir!
mo na ako. Hindi kita gusto. Abigail! Hoy! Saan yung dadali na Abigail? Hindi ako nagkamali ng pagkakilala sa kanya. Sa ugali ng isang pulis, alam kong hindi siya papayag na pakulong na walang kasalanan. Ngayon, isa na siyang kriminal. Mas madali na siyang patayin. At mula sa pagtataguan dito sa lugar natin, sa nangyaring pagkamatay ng dalawang Chinese, buong Chinatown ang kalaban niya ngayon. Ikaw, Dante, lakad ka na. Pag ariglado na lahat, tawagan mo ko. Yes, sir. Sige. Tado, uulin mo pa ako, born again. Hindi pa rin kita makakawalan. Pagsisilbihan mo pa ako. Saan ko makikita si Antonio at si Elmer? Hindi ko alam. Hindi mo alam, ha? Alam ko! Alam ko siya! Sige, bantay, husto. Ang sarap mong handa natin ngayon. Talaga ako dito kay Mr. Chua. Bahay, bahay. Tignan mo naman. Oo. Napakatuli. Mr. Chua. Saman lang kayo dito. Kaya ko eh. Ha? Tawa pa pa. Sinatalo, may iba kinakausap. Ikaw hindi hiya sa sarili mo. Hindi mo kami iisip, papa mo. Ayun, sasakit tuloy siya dahil sa'yo. Mama, hindi mo kinala ang mga taong yan. Masama ang ugali nila. Tumigil ka.
Ikaw may problema, hindi sila. Ay. Ano bang desisyon niyo, Carmela? Matutuloy ba ang kasal nila o hindi? Ay, naku, Mr. Lee. Huwag ko kayo alala, matutuloy ang kasal. Kakausapin ko lang siya. Thank you.
Abutan nyo. Babalikan kita. Kailan mo ako babalikan? Jack. Sige na, Jack lang. Babalik ako. Yeah.
kinakalmo ko. Kung ganon, hindi kayo dapat tagal dito. Kung ikaw patay ka isa-isa anak sa Antonio Ri, tsaka kung hindi ang papayag ko, hindi ganti sa'yo eh. Liit lang ito Chinatown. Pwede kayong kanila hanap kagad eh. Dirikado kayo dito. Wala akong alam na pwede namin pagtaguan. Ako, mayroon luma bahay sa Antipolo. Doon kayo tago, wala tao sa bahay ko. Kailangan malaman ito ni Jefe. Tatawagan ko siya. Huwag ka na tawag sa jefe mo. Ako na bahala tawag sa jefe mo. Baka abutan kayo tao ng Antonio Ri. Babae pa itong kasama mo. Mapahamak pa yan pag nakita kayo. Yeah. Huwag ka na paalam na. Sige na. Ingat lang kayo, ha? Salamat, Romelo. Sige, alis ka. Alis ka, ha? Alis. Alis ka. Akong dapat tapusin. Nagbigyan na ng katarungan ang nangyari kay Lisa. Ano pa bang gusto mong gawin? Sa ginawa nilang pag-frame up sa akin, kaya saan ako magpunta, hanapin ako ng alagad ng batas. Kailangan patunayan ko na wala akong kasalanan. Ba't hindi ka nalang sumuko? Kung gusto mo, ako magpapatunay na wala kang kasalanan. Handa akong tumistigo, Jack, para sa'yo. Hindi ganun kadali yun. Malalim ang koneksyon ng sindikato ng dragon. Hindi natin alam kung sino kakampi natin o sino kalaban natin. Ngayon pang alam nila na hawak ko ang susi kung paano ilalantad ang sindikato nila. Hindi sila titigil hanggang nila akong patapad. Yung pang klase lumaban ng mga yun, walang kwenta sa kanila ang buhay. Patay kung patay sila. Kagaya ng simbolo ng puting rosas. Puting rosas? Oh! Sabi ni Mang Melo, yung puting rosas na hawak ng dragon. Natato, ang ibig sabihin nun, kung kaya nila patay iba tao, kaya nila pakamatay. Para puti bulaklak yan, hawak ng dragon sa tato. Bakit? Paano nalaman ni Mang Meli? Siguro binanggit mo. Hindi, hindi ko dinitayo yung tato. Paano nalaman yung tintukoy ko? At kung hindi siya naniniwala dun sa dragon, paano niya malalaman yung tato na nakita ko? We'll be right back.
sabi sa'yo, masyadong kapatsyan ang biruin. Kung kami handa pumatay, handa rin kami mamatay. Hindi ka pwede alis dito ng buhay. Ano daw sabi? Buti naman, parehong di natin alam. Mang Melo! Malaki pa naman ang respeto ko sa'yo. Sinira mo ang pagtingin ko sa'yo. Pero wala nang kwenta ngayon yun. Handa na ako mamatay. Para mamatay ka lang. Dahil marami ka pang pahihirapan. Yan ang gusto kong paliwanan sa'yo kanina. Siya ang puno ng dragon. Tara. Thank you.
Uy! Ay, niya ka, may kiliti ka pa. Yeah. Congratulations. Maraming salamat po. Gusto kong malaman mo na akong unang taong bumati sa iyo dahil nagbalik na muli ang pagmamahal na nawala sa iyo. Salamat po. Mag-enjoy kayo sa inyong paghahanim. Naway pagpalain kayo ng Diyos. Jack, huwag mong kakalimutan ng trabaho. Oo. Babalik po ako. Sige. Hindi ko mo makakalimutan yun. Sige. Maraming salamat po, Colonel. Sige po. Sige, Jack. Sige, sir, kita ulit tayo. Sige, ingat kayo. Sige. Sige, sir. Sige. Tara. Jack, kailan ka ba bibili ng bagong kotse? Mamaya. Bibili tayo. Ilan ang gusto mo? Anong kulay? Ha? Sandali lang, ha? Sandali lang. Saan ka pupunta? Pabalik agad ako. Kaya ayusin lang ko. Very nice day! Kaya ako, 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 kaya ako. Puputukan ko, tatakbo. Di ba ilang beses ko na sinasabi sa inyo? Huwag kayo maglalaro dito ng karakos. Opo, sir. Bakit ang kukulit niyo? Naglilibang lang naman po eh. Ibangan. Maglibang tayo ngayon. Baka ko ba ito dalawa? Pagkara, kulong kayo lahat. Pag-cruise, laya kayo. Parehas na yun. Uy! Wala! Ano kayo, sir? Talo na naman! Ikaw naman kasi pati mga nagsisigay, pinapatulan mo pa. Uy, ang galing nito ha, Purus. Purus, walang tara. Ha? Wala po yun! Tarantado yung mga yun ha! Ibali, magkakainin mo naman ako. I feel nice. I feel the respite.
knew that I would not. I feel good. I knew that I would.